ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon, wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang na maliliit na pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, may nakatira ritong isang higanti. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae, sina Menda, Luz, at Bisaya. Isang araw, kinakailangan umalis ang amang higanti upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid. Kaya pinagsabihan niya ang tatlo, "Huwag kayong lalabas ng ating kuweba, ang bili ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa paligid. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba." "Opo, ama," sagot ng tatlong dalagita. Nang makaalis ng amang higante, naglinis ng kanilang kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti upang masiyahan ang kanilang ama. Subalit, hindi nila katulong sa paggawa si Menda. Hindi masunurin ito sa ama. Lumabas pala si Menda at namamasyal sa may dagat. Hindi man lang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Menda, naglalaro ng mga along nang gagaling sa gitna ng dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang malaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Menda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng alon sa gitna ng dagat. "Tulungan ninyo ako!" sigaw ni Menda. Narinig nila Los at Bisayas ang sigaw ni Menda. Abot ang sigaw sa kuweba. Tumigil ang paggawa ng dalawa. "Si Menda, humihingi ng tulong!" sabi ni Los na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. "Oo nga, halika na," yaya ni Bisaya. "Bakit kaya?" Mabilis na tumakbo sila sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nilang sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. "Hayun sa malayo!" sigaw sabay turo ni Luz. Hindi marunong lumangoy si Menda. "Ah!" sabi ni Bisaya. At tumakbo na naman ang dalawa. Umiyak na si Luz. "Bahala na!" sagot ni Bisaya. Mabilis nang nilusong si Menda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. "Nako, pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw at walang tigil na kawag." At sa kasamang palad, ang tatlong anak na babae ng higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang higanting nagtataka, ang higante nagtataka siya kung bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya. Wala ang tatlo sa kuweba. Nisa ay wala roon. "Saan kaya nagtungo ang tatlo kong anak?" tanong niya sa sarili. "Saan kaya?" "Los, Bisaya, Menda." Walang sagot. Hinanap niya sa paligid. Wala roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo. Niyanino, wala. "Baka kaya may pumuntang ibang tao at dinala silang pilit," sabi ng higante sa sarili. Biglang umalon ulit ng malakas at dumagundong. Napalingon ng ama. At nabuo sa isip niya na baka nalunod ang tatlo. Dumako pa siya sa malayo. At hindi nagkamali ang ama. Nakita niya ang labi ng ilang piraso ng damit na nakasabit sa isang bato. Para tuloy niyang nakita ang tatlong kamay na nakataas at humingi ng
ng saklolo. Naalala niya ang bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito. Ni hindi sila natutong lumangoy. Tumalon sa dagat ang higante. Sa isip lamang pala niya ang larawan ng tatlong kamay na nakataas. Nawalan siya ng lakas. Mga anak, ano ba? Wala na! Himutok ng ama. Nawalan na ng ganang kumain. Tumayo, umupo. Tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis na pahilig sa isang bato at tuluyang nakatulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot ang mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayong bigla at tiningnang mabuti. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili. Lalong lungkot ang naramdaman ng amang ulila. Ang tatlong pulong ito, sina Los, Bisaya, at Minda ito, ang sabi niyang malakas. At buhat noon, tinawag na Luzon, Bisaya, at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa gawing timog sa Asya. Bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya.